Hello guys! Good evening and good morning, good afternoon. Ayun, so ayun guys, today, ay wait lang pala. Una sa lahat, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Hello guys! Welcome to Jaken Gunderson Vlog. Here, Jaken Gunderson. So, before I start sa ating topic today, sa vlog na to, gusto kong magpasalamat sa lahat po ng sumuporta sa YouTube channel ko. And, at ngayon po ay nasa 112 subscribers na po ako. So sana po magtutuloy-tuloy na po. Wala na po sanang mawalang subscriber, yung mga tinatawag nating unsubscriber kasi hindi na sila happy sa mga vlog natin or what else. So whatever the reason is why not unsubscribe sila. So Thank you so much po sa lahat po ng nagsuporta po, nag-subscribe, nag-like, nag-share, and nag-comment sa videos ko. Ayun, thank you so much. A thousand thanks po talaga sa inyo, and God bless you all po. So, today's topic sa vlog natin is about basic words na pinakauna kong natutunan. Danish basic words na pinakauna kong natutunan talaga. So, let's start. Hello. Yes. Hello. Hindi naman sila masyadong magkalayo yung nila. Isang letter lang yung magkaiba. Yung instead of E, papalitan nila ng A. A in English, diba? A. Ayun, in English alphabet. Pero yung A sa Danish, Danish alphabet or Danish, anong tawag doon, accent, hindi siya A ang pagkabikas. Para siyang parang ganon yung nila. So ayun, hello. 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 Ayun, di ba? Pag English, ganon tayo. Hello. Ayun. Sa kanila naman, hello. Hello. Like that. So, ganun sila. So, hello. H-A-L-L-O. Yan yung spelling ng nila. So, and then, yung hello nila dito is maraming marami siyang term na pwede nilang gamitin. Merong hello, first, hello. And then, kung gagamitin nyo siya sa yung informal term is hi. O, di ba? Kung sa atin, yung spelling ng hi sa atin is two letters lang. H and I. Dito naman sa kanila, tatlong letters yung hi nila. H, E, J. O, yun yung spelling ng hi nila. So kung mag-greet ka sa kanila ng informal way, so, hi, ganun. Kung sa atin yun, hello. Diba? Yung sa atin, hi, hello. Ganun din yun, diba? Parehas lang din yun ng ng term. Yung hello, hi, diba? Diyan tayo sa dalawa namimili kung paano tayo mag-greet sa mga kasalubong natin, diba? And then, next, our third basic Danish word na natutunan ko is, how are you? Ayun. How are you? Kamusta ka? Ganon. So, in Danish grammar is Hvordan går det? Hvordan går det? Ganon. So, dito na tayo. Dito na sasakit ulo nyo, guys. Kasi yung how you pronounce it, those words sobrang magkaiba kung isusulat mo siya. Kasi
di ba, pakinggan mo. Vodan gode. O, di ba? Dapat yung vodan, dapat ang spelling nun ay B-O-D-A-N lang, di ba? Pero yung vodan nila, vodan, ang spelling nun is H-V-O-R-D-A-N. Yun, ganun yung spelling ng ano nila, vodan. Bali, how, vodan, how. And then, go, yung go nila, R, or go, vodan, go, how was it going? Parang, how are you? Diba? In other term, parang, how is it going? How was your day? Ganun, parang ganun siya. So, vodan, go, de. Diba? Yung go naman, marami din siyang pwede mo siyang gamitin. Yung go, pwede mo siyang gamitin go as in, may term din sila sa go na as in, walk, parang maglalakad ka, go. Or go, ganun. So, yun na siya, go, vodan go de. So, de, yung de naman, sobrang, basta sobrang, hindi ako masyadong magaling sa Danish, ano ha, Danish. So, ayun guys. So, basta, how are you? Budan God. Ayun, isusulat ko dito lahat ng letters or words or sentence na babanggitin ko para naman may kunti kayong malaman about Danish words or Danish grammar. So, our fourth words na mabilis matutunan at saka everyday mo siya maririnig or parang ano nga lang siya, yung everyday or normal days talaga na ginagamit nila itong mga words na mga binabanggit ko sa inyong lahat. So, our next word is fine, thank you. Parang sabi niya, maayos naman, salamat. Ganon sila kapag kinukumusta sila ng mga tao na nangungumusta sa kanila, nakasalubong sa kanila, tapos nangungumusta, sasabihin nila, fine, thank you. And then, ang sa kanila doon, in Danish language is got tak, parang got tak. Ayun, yung got na word nila, pag kung talagang ibabase mo siya, the way mo siya banggitin, dapat G-O-T lang dapat, di ba? Pero meron siyang silent letter. Ito din pala sa Danish language is Danish words, marami silang silent letter. Kaya ang hirap talagang matutunan. Oo. Alam niyo bang naranasan ko na muntik na talaga akong umiyak, nagmakaawa na ako sa asawa ko na please help me. Help my. Sabi ko sa kanya kasi talagang sobrang hirap na guys. So ayun, yun nga, got tak, bali, good. Tapos parang, in another term is good, I'm good. Girl, parang gano'n, I'm fine. Parang gano'n niya. Got tak, so, tak, it means thank you. O, sa atin, ilang letters yung thank you natin, pero yung thank you nila dito is 3 letters lang. T-A-K-K. Ayun. Got tak, so, ayun ang ating 4th Danish basic words na dapat nating matutunan. Ayon, or dun sa mga nagtatanong paano magsalita or paano ang grammar ng Danish. So, andito naman tayo. Our fifth words. Ayon. What is your name? What is your name? Diba? So, anong pangalan mo? So, ang sa kanila dito is The Heladu. Ganon sila. So, The Heladu. Yung vel nila naman, meron na naman silang two silent word na naman sila. V, tsaka D. So, Velewadu. So, not V pala. H and D. Oh, yung pag binasa mo yung vel dapat V-A-L dapat siya, 'di ba? Kung talagang ano mo siya doon sa daway mo siya bigkasin. Pero yung spelling nila is
HVAD. Yun ang VEL. So, yung HELA is name. So, name. O, diba? Three words lang sa kanila yung what is your name. Sa atin is four words na yon. Oo. Pero sa kanila is three words lang. Parang tinanggal nila yung is. Yung is. Parang what's your name? Parang ganun siya. Pag i-ano mo siya, what's your name? Parang ganun. So, sabi niya, vehele do. Yung do is you. Like, what is your name? You. What is your name? So, do. Ang spelling ng do nila is D-U. Do. So, our six words na halimbawa, pag sumagot ka, ganito. Pag sinagot niyo siya, pag nagtanong sa inyo na what is your name? The hell do. Sagutin niyo sila ng yahel. Oh, diba? Sasabihin ko, may nagtanong sa akin, my name is, what is your name? What is your name? And then, so, sagutin ko sila, my name is Jaken. So, pag itinanong nila yan sa akin in Danish way, in Danish grammar, Danish language, the hell do. So, sasagot ako sa kanila ng yahel Jaken. Ayun. Pag sinabi nila na the hell do, it means yung pangalan mo lang. Hindi nila tinanong yung kabuuhan ng pangalan mo. So, pag sinabi lang the hell do, sasagutin mo sila na yahel Jaken. Ayun. Pero kung tinanong nila na behela dit afternoon. So, ang it means nun, what is your last name? Parang ganun. So, sasagutin nyo naman sila ng mit afternoon Gunderson. Yung apelyido nyo. Parang, my last name is Gunderson. So, ayun guys. So, yun yung pang-anim natin na Danish word na mabilis lang nating matutunan. And, yung sasabihin nila, nice to meet you. Ayun, nice to meet you. Ayun. Ang in Danish, sa Danish naman is, develop at meladay. Ayun, hindi ko alam kung tama yung pagkabigkas ko kasi hindi ako masyadong magaling dun sa mga special, alphabet, special, ano nila ang tawag dun, anong tawag doon? Vowel. Yung mga ganong letters. Vowel ba yun? Ang tawag doon. Basta may mga special vowel sila. Na inaano nila para maano yung ibang sounds nung word na gusto nilang sabihin. So, develop at muladay. So, isulat ko na lang guys para mabilis tayo. So, please, pakiusap, ganon. So, yun yung pang-walo nating ano guys, basic word na dapat matutunan sa Danish language. Please, ayun. Sana naman, Vesuvenli. Ayun. Vesuvenli. Ayun guys. So, isulat ko na lang din yan dyan. Basta, isulat ko na lang lahat yan dyan. Kasi hindi ako masyadong magaling mag-explain. And then, yun na nga, balik tayo yung thank you, tak. So, ayun. So, halimbawa, pag sinabi nila, thank you for this, and then, sasagot tayo, diba, sasagot sila, diba, na normally sa atin, you're welcome. Sa kanila naman ay, you're welcome in Danish language is seltak. Ayun. Seltak. Silent V na naman yon. Silent V. And then, so, ito na ang pinakamabilis. Pag sinabi natin yes, sa kanila naman, yeah. And when you say no, in Danish word is nay. Ganun sila. So, ayun guys, sobrang lagpas 10 words na yata ang naiano ko sa inyo na anuhan. So, ito pala, pag sinabi mong goodbye, ang sa kanila naman, Fabel, ayun. Pero kung sabihin mo na naman sa informal way,
yung goodbye, sabihin mo hi, or sabihin mo ng dalawang beses, hi, hi. Ganon. O, diba? Nakakalito. Kasi, yung pag sinabi nilang hello, pwede mo rin sagutin hi. O, so, pag nagsabi ka naman ng goodbye, pwede mo naman siyang gamitin dun sa goodbye. Pero, dalawang beses nga lang. Sabihin mo, hi, hi. Ganon. So, ayun guys. Yun na lang muna yung Danish words na ituturo ko sa inyo for now. Kasi, medyo mahaba na yung ano natin, vlog natin today. So, ayun guys, thank you so much. Sana may natutunan kayo sa vlog ko today. And please, don't forget to subscribe my YouTube channel. And then please, hit like and ring the bell naman guys. Please, ring the bell para mapanood nyo yung mga next vlog ko or mga next tutor ko konti dun sa mga basic word ng Danish. Paano naman pag naligaw kayo dito sa Denmark or in Europe country, kasi especially Norway, medyo may konting kaparehas yung sorry guys yung lingwahe nila. Ayun. So sorry. Nasamid ako. So ayun guys, once again, thank you so much. And please hit like and subscribe. And please don't forget to ring the bell after you subscribe. Ayan, thank you so much, guys. I love you all. And see you to my next vlog. Bye-bye. Love you.